Yo, what's up mga boss? Again, this is Eric Motobike. Welcome back to my YouTube channel. Ano? Ayun, nagbabalik tayo ngayon dito sa budget bike. Pero bago yun, bago natin umpisahan, gusto ko magpasalamat muna sa lahat ng subscribers. Nasa 2,000 subscriber na tayo. Thank you so much dahil sa inyo. Ayan, ginaganahan pa rin si Eric Motobike mag-bike check at mag-long ride. Okay. Ayan, umpisa na natin yung mga bagong dating dito sa budget bike dahil napakarami nilang unit, no? Mapa 26, Mapa 27 is available dito sa kanilang shop. At iba-ibang ano yan, iba-ibang brand yung mga boss, no? Kaya, syempre, umpisa natin doon sa kanilang pangmalakasan dito na Forever. Ayan, yung Forever nila na 29er. Di po ako sure kasi di ko pa nakita yung size. Okay, siguro 29 to medyo malaki. Dalawa lang yan. Pag hindi 29, 27. Okay, 29 yan. Okay. Alright, let's go. Ayan, okay mga boss, no? Andito sa atin sa harapan si Forever, no? Forever Call. Ayan. Kung napansin nyo dati sa mga video ko, nag-feature na rin ako ng ganito, no? Pero yon is naka S-Ride siya. 1x13 din. At ito naman is 1x13. Powered by AX siya. LTWO or L2. Yon. Ito, nakasulat na rin dito, is 13 speed mga boss. Ayan, naka 1x siya dito sa kanyang drivetrain. Ayan, 34 teeth na 13 speed. 1x, I think to, wala nakasulat doon sa kulay itim. Mga standard naman ito is mga 1x1150 teeth. Ayan. Ayan, ito na yung inuna ko sa inyo kasi ito yung medyo bago sa ano ko, medyo bago sa nakita ko ngayon dahil kasi dati naglabas si S-Ride ng 13 speed. Ito naman ngayon si AX, kaya tinanong ko rin kanina kung iisa ba yung ano nila, yung isang gumawa, ay sabi hindi, magkalaban pala to. Okay, dito sa frame is yun, syempre alloy, medyo ano na, hindi lang medyo, is smooth ano na talaga siya, welding, no? And tapered head tube na rin. And then dito sa ano, wala naman nakalagay kung medium or small, pero sa mga ganitong laki, sa tansya ko ito is mga medium, tama ba? Mga ganun. Yun. Ayun, 6061 aluminum, yan yung mga nakasulat dito. At pagdating naman dito boss sa mga ano niya, VL Taba yung brand ng kanyang stem, medyo negative siya, pababa, no? Medyo may exceeden. At sa handlebar is I think mga standard, medyo malapad siya. At medyo pwede nyo naman putulan kung nahahabaan kayo kasi medyo mahirap-hirap talaga ito sa pagsingit-singit, no? Yung brand niya is BL Taba na rin yung ginamit sa kanya dito. Alloy ito mga boss, no? Wala man akong dalang magnet ngayon pero na magnet ko na ito noon is alloy yan. Yan. At syempre sa shifter is combination na rin nung ano niya, nung RD, yan, L2 AX na rin, yung walang indicator, yung ano mo, kung anong gear na ba yung ginagamit mo. At syempre doon sa brand ng kanya ginamit na tawag dito, hydraulic is no brand din. Ayan, walang pagkakakilanlan din. At dito naman sa pagdating naman sa kanyang fork sa tinidor is naka air type na rin. Ayan, may manual lockout. Yun. Bell Taba na rin sa kanyang hub. Yun. At bottom bracket, sealed bearing na rin, square type. Yun. Siyempre, sa ano niya, sa seat post, BL Taba na rin. Ayan, alloy. And quick release na rin sa mga sanya seat clamp. Ayan, Forever na rin sa brand sa kanyang saddle. At ang presyo niya is, dati 27, ngayon is 26,900. Ayan. Ito yung latest ano niya. Ayan. Okay. Tapos sa gulong, yun, naka Billy Goat na rin. Ayan, powered by Billy Goat brand sa kanyang gulong. Ayan. At may pagka-pass rolling na rin. Yung lapad, nakasulat dito kanina, 29x2.10. Ayan, sa mga ano. Tapos siyempre, alloy na rin itong ano niya, itong ring. Quick release sa drop out. Ayan. Likod at unahan, siyempre, parehas lang yan. Ayan. Okay. Tapos siyempre, at di mawawala yung kanyang emblem dito sa kanyang unahan. Ito yung itsura niya sa malayo. At syempre hindi lang naman ito yung available na kulay, meron pa rin doon sa loob. At syempre dito na rin pala sa kanyang ano, no, dito sa kanyang sprocket. Eh syempre pag mga ganito na rin ang speed is cassette type na yan mga boss, no. Hindi na yan yung threaded type na iti-thread mo, pasalpak mo na lang tapos meron ka rito ang ilalak. Yun yung pinaka ano niyan, sekreto niyang ganyang ano, cogs, no. Ayan.
At ito kanina nakalimutan ko rin, alloy na rin to mga boss nung kanyang crank arms. Yun, wala na rin nakalabas dito ng mga cable dito bakante at pinagsama rito sa isang butas na to yung dalawang kable. Kaya malinis na malinis siya pagdating dito sa side na to. At malayo dito para gumasgas dito sa kanyang tubo rito. Okay? Ayun mga boss, bago ko umpisan sa inyo yung mga presyo at konting specs ng mga bike nila rito, pasyal ko muna kayo rito, ilibot ko muna kayo sa kanila mga stock dito. Ito mamaya, itong mga forever na to, ng mga naka 12 speed, yan, babalikan natin yan. Kung, tapos itong XBO, X80, yan, babalikan natin yan. Tapos may Twitter pa sila rito na Carbon, Devil, yan, mga Hunter, and Tosic, no, na road bike. And then dito sa mga 27, dito meron pa rin yan. Cube, ito, bago to si Cube. I mean, hindi siya bago, dati na siya. Medyo nag ano siya, tawag dito, upgrade. Totem, Sunpeed, Stout, Rhino, yan, Pro Max. Tapos syempre yung Abia, yan available. At folding bike, yan, may bago pa rin dito, 29er na super budget. Mamaya titingnan natin specs niya kung ano. And then sa mga Kisto, yan, mga pants ng Kisto dyan, nagawa rin ni Trish yan, sabi nila is available. Ito at mga Tusik, maliban doon kanina, ito mga Tusik pa rin to. At Skyron, yan. Ay, excuse me. Yan. Tapos, ano ba ito? Pixie. Ay, makulay na makulay, oh. Parang, ano, pang glow in the dark. Kitang-kita tayo dito, mga boss. Siyempre, ass bike. Yan. Ito may mga ass bike, Tusik. At mga folding sa bandaron, no? Sa mga small parts ng mga bike is meron din sila available. Ay mga boss, ayan, nandito si ano, si Forever SM075. Yan. Yun sa frame size is small at alloy na to mga boss, ah, alloy. And naka-internal cabling, tapered head tube. Yan. At may manual lockout fork. Yan, preload. VL Taba sa brand at naka SIB Swimmers yung brand ng hydraulic. L2AX na 12 speed. Ayan, 1x yan boss, mga 1x. Tapos 11 ano rin to, 1150 yung ano nito. Ayan, parang 1150 o 11 something, mga 48, mga gano. Kasi yung pinakakulay puti sa nakikita ko rito, 42 to, ito hindi ko ano kung ilang, wala kasi nakasulat ng kulay itim eh. Pero kung yung hanggang dito niya, hanggang 11 is 42, mga ganun. Okay, 42, ano ba nakasulat ng 42? 48 siguro, yan, 1148, yan. L2, AXL2, yan yung brand. At syempre, sealed bearing, bottom bracket, sealed bearing na rin, and alloy yung kanyang crank arm. Syempre, quick release na rin yan, yung boss, yung mga ano niya, yung drop out, yung patanggal ng gulong, ayan, forever. Orange yung kulay, no, ng fork, yan. At ito is size 29er ito. 29er ito, at ito, alloy na rin to. Yan, katulad na pinakita ko sa inyo kanina. Pero mas mababa to. 24,900 to, with freebies to mga boss, with helmet, arm sleeve, mga ganon. Basta 5-6 na freebies yata to. Ayan, same lang naman sila nitong isa. Pili na lang kayo ng kulay ng mga, tawag dito, mga parang sticker na nakadikit, no? Dahil parehas lang sila, matte black, tone color, matte gray, ganon. Yan yung mga kulay niya. Tapered head tube yan mga boss. Yan. Siyempre dito sa ano, isa pa rin to, forever pa rin to. Yung isa na to. Ayan, 25,000 naman to. Yan. At 12 speed din. Ayan, magkaiba lang sila ng kulay. Pero same lang sila ng RD na ginamit. AXL2 na rin. Pero ito, naka 2x to mga boss. 2x ito. 2x. Ilan ba to? 12 speed din sabi ni boss. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, tama. Naka 2x12 yung drivetrain niya, yung setup niya. Siyempre, manual lockout na rin yan. BL Taba, nakatawag negative na rin. Ayan, kitang-kita yung kung ano yung naka no brand yung sa kanyang hydraulic brake. Ayan. Forever sa saddle. Ayan, 20, ano to boss? 29. Ayan. Mga 29er to. Pati to, parehas yan lang sila. Forever din to. Brand din to ng Forever. Ayan, 25,000. Ito yung kanina. Tapos ito yung isang ano ng tawag dito ng Colt, no? Colt.
Yung Colt yata nga yung pinaka-pronounce niya, medyo na ano ako. Yung model niya, FM19. Yan. Okay. Tapos syempre sa Twitter yung carbon nila, yan, meron pa rito natitira. 37,000 si Warrior. Yan. Ano to tawag dito? Carbon. At syempre may remote lockout na rin. Yan, Tech 3 ginamit sa kanyang yan, hydraulic brake. Ayan. Tektro dito sa hydraulic niya. Quick release na rin sa dropout. At sealed bearing bottom bracket. Halotech ba to? Silipin niya natin kung tagusan. Hindi, parang hindi. Ayan. Halotech nga mga boss, Halotech na to. Ayan, butas Halotech 1x. Ayan, powered by Restrospec. Ayan, quick release na yan mga boss. Tapos naka parang skin wall or tan wall yung dito sa gulong niya na to, no? Ayan, okay. Airtight. Ayan, alloy na rin. Alloy ito syempre itong ano na ito, seat post. Ayan, 37,000. At si Devil is available dito, 12,000. Yan, nakita niyo na rin ang mga naka-Sensei. Ayan, MX-8. 3x8 speed ito si Devil. 29er yan mga boss, Hunter. Ayan, Devil Hunter. Ayan, ito yung mga itsura niya. Nakita niyo na rin yan sa iba kong mga video. At sa mga naghahanap ng tusik, ayan, available lang dito, 15,900. At may iba-iba pang kulay, yan, mga nakatubay. Alloy yan dito mga boss, ha? Alloy frame. Ayan. Okay, dito si ano, 27, size 27. Ito yung bagong dating nila rito na si Tube. Yan, alloy frame, naka internal cabling na rin siya. And true batid na rin sa kanyang handlebar, RSX. Yan, sensor na rin sa kanyang shifter. At tawag dito, quick release na rin sa mga dropout niya, no? Quick release, likod at unahan. At syempre, yan nga, hydraulic. Sealed bearing, bottom bracket. Yan, naka 3x ano to. May indicator ba? Parang wala indicator to. Parang 3x9 to mga boss eh. Medyo chambahan natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, naka 3x9 niya to mga boss. No? Ang price ito is 21,400 with prevision. Pili na lang kayo kung alin yung kursanada nyo rito. Yung kulay ng frame. Ayan. Okay. Tapos ano pa yung mga available yan rito? Available din sa kanila yung Flex Totem. Yan. Si Flex Totem dito is 11,000. Yan. Si Sunpit naman, may Sunpit din dito. Pili na lang din kayo ng kulay. At yan, may 11,000. Ano nito, L2A3. Yan. Mga nakaano na to mga boss, mga naka internal cabling routing na rin to. At manual lockout na rin sa fork. Quick release na rin sa tawag dito, unahan at likod sa gulong. Sealed bearing. Sealed bearing na rin sa kanyang bottom bracket. Yan mga kagandahan dito. Yan. Available din dito si ano ba to? Stout Avenger. Ayan, 8,700. 8,700 lang 'yan mga boss, ha. Ayan. Marami yan dito mga boss, mga budget dito kay budget bike. Dahil napakarami nila ritong stock at syempre may mga with previous pa 'yan. Ito mga Totem Flex, sinisilip ko lang kung alin yung mga kung ano pa yung mga ibang brand nila rito. Ayun, Sunpeed, Totem Flex, tapos Stout at yung Cube. Dito Rhino available pa rin. Si Rhino is 8,900. Yan. Skyline available pa rin, 9,000. Ayan, punta na lang kayo rito sa budget bike dahil napakaraming pagpipilian dito. Isa to sa pinakamaraming pagpipilian dito ng bike dito sa Cavite, no? Yan, Abia is available pa rin. Yo, kanina may nakita ko rito 29er na ang presyo is 8,000 dito. Ito is 29er to si Venom, no. Yan, na naka-mechanical brake Shimano na to mga boss, magandang klase na to para sa mga nag-uumpisa, no. At kaya gandahan dito is naka-disc brake na rin. Ordinary sa tinidor, straight tube pero alloy frame na ang presyo niya is 8,000. Yan, 8,000. Ayan. Is 8,000 sa speed niya is naka ano to, naka 3x8 speed. Ayan, nakikita ko rito matte black blue yung combination color and may yellow green dito rin na black. Ayan, available yan dito sa budget bike. 8,000 yan, 29er yan mga boss, no? Si 29er is ako naman, no? Taas ko naman is mga 5'7 ako, no? 5'6, 5'7 parang kalahati kung mga ganun. Okay naman sa akin yung ano, okay naman sa akin yung
27.5 at 29er, ayun, pares ko naman kaya siyang gamitin. Maliban lang siguro sa legs kasi pag minsan magkakaiba yung haba ng legs natin. Ito si Kisto, doon sa mga naghahanap rin ng Kisto. Tingnan ko kung 29er to. Kisto Striker na naka-mechanical disc brake. Ayan, ang presyo nito is 8,500 mga boss. Ayan. Okay. Ayan, mga naka-ano na rin to, mga naka-internal cabling na rin. Tapos may manual lockout na rin yung kanyang tinidor. Ayan, napakarami dito. Sa Pixie ito, available yung Pixie, 4,500. Pixie nga ba? Tinanyan natin. O nga, Pixie nga. Ayan, para sa malalakas. Ito, available. 4,500. At si Asbike, kaya sa mga naghahanap niya ng road bike, ito, 8,400. At meron pa rin dito isang klase ng Asbike, no? Eh, medyo malaki yung P600, ito 10,300, medyo ano yan, pagkakaiba kasi nyan, ito naka-external yung cable, ito naman naka-internal cable na yan. Ayan, syempre yung 2SEC, yan available dito, 13,500 na lang siya. Ayan, size 46, yan 46, yan, sa trinks, ano ba yung trinks nila rito, 9,400, ayan, mechanical, ano to, mechanical, tawag dito, shifter. At syempre sa mga folding bike, ayan, available din dito. Yung mga price nila is 6,000. Ayan. Ayan, ito 9,000, ano, kaano kaya to? At rings pala to, mga boss, Dolphin 1.0. Ayan, 9,000. Mechanical ano to, brake. Ayan. Tapos syempre mga BM, mga ano ba to, mga parang BMX na maliliit na, ayan, 4,600. Yan, para sa mga siguro mga 8 years old, 6 years old, yan kayang-kaya na to nila i-drive. Okay, syempre at hindi lang naman to mga bike, mga MTB road bike yung nandito, no? Syempre yung mga small part, mga pedal is available din naman dito. At syempre mga helmet, pati mga jersey. Yan, sa mga naghahanap ng jersey, yan available yan dito. Ayun mga boss, at syempre doon sa mga naghahanap din ng mga sinasabitan ng mga bike natin pag sobra-sobra na sa garay, ayan, worth of 300. At mayroon pa rin mga tao dito, carrier, ano, ayan. Okay, mga carrier, syempre sa mga glass, yung katulad sinabi ko sa inyo kanina, yung mga small part is available dito, mga pedal, mga silver bearing. Ayan, sa mga shifter, mga combo shifter is available. May nakita pa rin ako rito ng speed, speed one, ito. Available sa kanila yung ano, tawag dito, hub, no? At may mga local din silang hub, at mga kadena is available pa, available din. Ayan. Doon sa mga presyo niyan, syempre, meron naman silang Facebook page. Ilalagay ko rin naman sa video na to, nasa description. Is doon, contact na lang kayo. Pindutin nyo na lang doon at makikita nyo na yung contact number nila doon. Mga stem, ayan. Ayan, yung mga jersey na sinasabi ko sa inyo, ayan, nag-worth of 320. Ayan. 350. Syempre, sa mga rim is available din, mga goma. Mga mountain peak na mga ano. Available din yan dito, boss, sa budget bike, yung mga frame na mountain peak, monster, mga large, medium, yun yung nakikita ko dito, no? Pati sa mga ano nila, tawag dito, fork or tinidor, seat post, ayan, handlebar, mga tawag dito, oil slick, ayun, sorry, medyo naghahang na ako, barty. Basta available dito yung mga importanteng gamit natin sa bike, yung maliliit, no? Available yun dito. Ayan. Katulad sinabi ko sa inyo kanina, mga boss, kung may kulang man ako nasabi, no? Ayan, punta na lang kayo sa description ng video na to dahil nandun yung kanilang Facebook page, okay? Ayan, syempre, bago tayo magpaalam, gusto ko magpasalamat ulit dito sa Budget Buy dahil pinayagan tayong mag-window shopping dito. At syempre, ganoon na rin sa aking mga subscriber. Thank you sa mga walang sama sa mga supporta dyan. Ayan, God bless sa inyo lahat. Ayan mga boss, no, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, magpapaalam na si Eric Motorbike. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na mga bike shop. Ayan, bike shop. Tapos mga long ride. Ayan, thank you so much again sa walang sabong suporta sa channel na to. Ayan, God bless us all. Ayan, love you. Mamua. Bye-bye.